Wala ng chance si Eliza kundi ang magtapat sa mga magulang. 5 buwan lang tinito at gaano magpagtago ang gawin niya ay napaghahalata na rin yon sa universidad. Pagkamat pinit niyang tinatagan ang sarili, hindi rin siya nakatiis sa masakit na usap-usapang kumakalat. Hanggang sa tuluyan na siya mag-drop. Lakasob siyang umuwi sa probinsyal sa Davao sa labas sa pagtataka ng mga magulang niya. May klase pa, sabi ng ama. Anong ginagawa mo dito? Mamaya ka na mag-usisa. Dahil siguro ina, naramdaman ng nanay niya na may dalas siyang problema. Pakainin mo muna yung anak mo. Walang kumikibo sa mga magulang niya nang nakadulog na sa lasarap na masaganang tanghalian. Batid ni Eliza nakikiramdaman mga ito, nag-aabang. Pinasabog niya ang bombshell. I'm pregnant. Napatigil sa pagsasali ng kanin sa pinggan si Andrea at kamuntik maisapla ni Ramon ang kape sa kabilaanan. Hindi makapaniwalang napako sa kanya ang tingin ng mga magulang. Pagkaway nagsimulang humikbi ang nanay niya. Sinong ama? Kaswal na tanong ni Ramon kahinat nanginginig ang pagkakahawak nito sa tasa. 2 years senior siya sa akin sa universidad. And after he graduated, umuwi siya na Negros. Nang ipaalam ko sa kanyang buntis ako, nagpakita siya minsan at umuwi ulit para daw ihanda ang loob ng papa niya. Hindi na siya nagpakita sa akin mula noon. Walang emosyong paliwanag niya. Mayaman ang pamilya nila, tay, at hindi nila ako matanggap. Punyeta ka! Mahinang pagkakasabi ng ama, ngulit damang-dama ni Eliza ang galit na nasa likod ng 2 salitang iyon. Nanginginig na kalamnan niya ang kirot sa puso. Bakit nga ba siya umasa na mauunawaan sa nito? Ang yabang-yabang mo pa man din? Lumalakas ang tinig ni Ramon. Lalampasan mo palang Kuya Arnel mo, ha? Lalampasan mo? Punyeta ka! Tahimik siyang napaluha. Yun ang pinakamasakit tanggapin, yung sinira niya ang pangako sa mga magulang. Buong buhay niya wala na siyang ginawa kundi magsikap na patunayan sa mga itong karapat-dapat din siya sa pagmamahal na nakukuha ng matalino, masunurin at titulado niyang kapatid. Buong buhay niya wala na siyang ginawa kundi makipagkompetensya dito at lagi siyang natatalo. Patawarin niyo ako. Itinakip ni Eliza ang palad sa mukha. Mahal ko lang kasi si Paolo kaya itapon mo ang pangalan namin sa iyo? Mapait na dugtong ni Ramon. Kaya pinili mong dalhin kami ng kahihiyan ng ina mo kaysa taisin ang kamunduhan ninyo. I'm sorry. Hindi makatiis na tumayo si Eliza at nagkulong sa sarili niya. Nang bumaba siya kinagabihan, kalmado na mukha ng mga magulang nang datna niyang nanonood ng TV sa salas. Ngunit batid niya na sa ilalim niyon inaroon pa rin ang nag-aalim po yung galit sa kanya. Napag-usapan na namin ang inay mo. Sabi ni Ramon na makaupo siya sa sofa. Nariyan na yan. Kailangan namin tanggapin sa ayaw namin sa gusto. Anong plano mo pagkapanganak? Si Andrea. Buhayin ho ang anak ko. Paano? Bahala na ho. Magtatrabaho ako ng kahit ano, mabuhay lamang ang anak ko. At kanina mo paalagaan ang anak mo habang wala ka? Tanong ni Ramon. Sa amin? Hindi pwede, Eliza. Tapos na kami ng ina mo sa pag-aalaga ng bata at hindi kami mag-uumbisa sa bastardong apo. Umaakit na naman ang emosyon sa lalamunan niya. Nangingibabo ang pagkaawa sa sarili. Akala niya pa na may susuportahan na siya ng mga magulang. May 2 kang pamimiklian, Eliza. Patuloy na amang nanatiling matigas sa kabila ng luhang bumalong sa kanyang mata. Angkinin mo ang bata at suruhin mo responsibilidad o ipaampun mo siya sa Kuya Arnel mo. Bigla siya nagangat na mukha. Anak ko to, tay. Anak ko to. Eliza, tumabi sa kanyang ina at pinisil siya sa isang palad. Makikilala ka pa rin naman na magiging anak mo sa tamang panahon. Mababantayin mo ang paglaki niya dahil kapatid mo si Arnel. Isisilang siyang lehitimong mong anak at hindi anak sa pagkatalaga at mabibigyan siya ng magandang kinabukasan ng kapatid mo. Hindi pumayag si Eliza sa nais mangyari ng mga magulang. Pero nang lumalakad na sa 7 buwan ng kanyang anak at wala pa rin ni isang sentimong iahanda para sa pangangailangan nito, alam ni Eliza na dapat niyang harapin ang katotohanan ng hindi niya kaya. Dapat na siyang magpasya. At sino nga ba ang ideal na paglalagakan niya sa anak, kundi ang kapatid niya at hipag na 5 taon ng kasal hindi pa mabiyayaan ng sariling supling. Sa paraang yon mapupunta sa kadugo ang anak niya. Mabibigyan ng magandang bukas, baka pagpapaligaya pa siya ng iba. Tuwang-tuwa ang kapatid, lalo ang asawa nitong si Esther, nang sabihin niyang pumapayag na siyang ipaampon ng isisilang. Hindi ka magsisisi, Eliza, pangako ng hipag. Mamahalin namin ang anak mong parang tunay na amin. Hindi mo alam kung gaano kaimportante sa amin to, sis, sabi ni Arnel. Ang baby niya nang pupuno sa kakulangan ng pagsasama namin ng ati Esther mo. Sa pananalitang iyon, bahagyang naibsan ang ingat ni Eliza sa kapatid. Gaano man kaunlad ang buhay ng kanyang hipag, may kakayahan siya na wala sa mga ito. May kakayahan siyang magbigay ng buhay. Sayang nga lang at wala sa kanyang kapasidad na palakihin ng isisilang.
Pero nang nararamdaman ni Eliza ang hirap habang pilit niyang iniluluwal ang sanggol sa liwanag ng mundo, nagkaroon ng pag-alinlangan sa isip niya. Makakaya niya bang makipaghiwalay sa anak? Anong mangyayari? Ano man ang sabihin ng tao, hindi maitatatwang bunga ito ng pag-ibig nila ni Paolo. Ang baby ko! Yun agad ang lumabas sa lalamunan ni Eliza nang mumulat siya ng mga mata sa pribadong silid na mamahaling ospital sa Davao. Babae! Nakangiting lumapit si Esther sa kanya. And we will name her Queenie. Pinigil niyang mapangawi. Naalala niyang Queenie ang pangalan ng tuta ni Bless sa Laguna. Pwede ko ba siyang makita? May pakikiusap at tanong ni Eliza. Hindi pa siya pwedeng ilabas sa nursery, sagot ni Ramon. Pero kung malakas ka na maya-maya, pwede ka naming dalhin doon. Hindi pa may nararamdaman ni Eliza na tila ipinagdadamot na sa kanya ng mga ito ang sarili niyang anak. Hindi nagtagal ang mag-asawang Arnel at Esther sa ospital. Nagmamadaling umuwi ang mga ito upang ihanda na raw ang nursery ng magiging anak. Ang tatay niya nagpaalam na rin dahil may kausap daw na kliyente sa binibentang lupa. Si Andrea lang naiwan para mag-asikasa sa pangangailangan niya. Dahil siguro inarintong tulad niya. Panay ang hagod ito sa kanyang noon na parang nararamdaman din ang paghihirap ng kanyang loob sa nakatakdang pagpapaampon sa anak. Nakatulog si Eliza. Nang magising siya, wala na sa salid ang nanay niya. Sabi ng nurse sa pumasok ay nasa hospital canteen daw at kumakain ng hapunan. Para namang pinagtiyap, noon pa dumating ang bisitang hindi niya inaasahan. Paano mo nalaman ang kinaroroonan ko? Good evening to you too. Nakangiting bati ni Mikkel at talagay ang mga bulaklak na dala sa side table ng hospital bed. I've seen your baby sa nursery. Nakuha niya ang mata at ilong mo. Kay Paolo ang labi at kulay. She is the most delicate thing I've ever seen in my life. Napukaw ang kuriosidad ni Eliza. Is she beautiful? Really beautiful? What can you expect? Maganda ang nanay. Maganda ang tatay. And she was conceived out of love. Sayang at naduwag ang ama niya. Ikinarap-karap ni Eliza ang mga mata para pawiin ang pag-iinit niyon. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, sabi niya. Paano mo ako natuntun? I know everything about you, Eliza. Some are facts from Paolo. Others I've gathered myself. And I suppose those flowers, idinako niyang tingin sa kinapapatungan ng bouquet, are given in behalf of the San Diegos? No. Naupo ito sa stool na nasa gilid ng kama. Binili ko ang mga iyan mula sa sariling bulsa ko. Now why would you do that? Dahil hindi mo man ako tinanggap na kaibigan. Kaibigan ang turing ko sa iyo, Eliza. From Paolo's stories of you, pakiramdam ko'y matagal na kitang kakilala. Lumunok siya. Ano ang sabi ni Paolo? That you're beautiful, honest and highly principled. And a fool. Mapait na dugtong ni Eliza. Nakangiting umiling lang si Mikkel ngunit hindi na nagkomento. At naintindihan ni Eliza ang bagay na dapat sanay noon pa niya inintindi. Nasa mga San Diego ang loyalty nito. Masyadong accurate ang description ni Paolo sa iyo. Maya-maya isabi nito. Especially the highly principled part. Hindi ko pa rin mapaniwala ang tatanggihan mo ang napakalaking halagang iniaalok sa iyo na kayamanan na kung tutuusin. Tumalim ang tingin ni Eliza. Kukumbinsin mo na naman ba ako? No, I have done my job. I remember. Pauyam na putol niya. Pinirmahan ko nga palang kasunduan. Daman niya ang pagka-offend ng lalaki. Sa ilang saglit na nagdaan, tahimik ito na parang hinahamig ang sarili. So, mahinahon ang tinig ni Mikkel na magsalita. Care to tell me your plans for the baby? Ipaaampon ko siya. Natigilan si Mikkel. Can you blame me? Nilatnat ng guilt ang puso ni Eliza habang kinukurap na naman ang mga matang sinusungawan ng luha. Sa pagkakataong to, hindi niya na yun napigil sa pagbalong. Ikaw na rin nagsabing hindi ko siya kayang buhayin. Tumangging tumulong ang mga magulang ko. May pamimilian pa ba ako? You can still have the assistance if you want, Eliza. No, sigaw niya. No, no, no. Masyado matigas ang ulo mo, Eliza. Hindi niya na nakuhang sumagot. Nilaman na namang hikbi ang salita sa kanyang bibig. Noong una, hindi tumitinag si Mikkel sa kinaupuan, ngunit nang hindi na ito makatiis, dumukong ito sa kama at pinahid ng mga daliri ang pisngi niyang basa sa luha. I admire you so much, Eliza, pero sa buhay na to kailangan makipagkompromiso ng konti from time to time. I don't have to. Pumikit si Eliza at dinamang comfort na dala ng haplos ni Mikkel. Kapatid ko ang aampun sa anak ko at makikilala niya pa rin akong ina niya pagdating ng panahong kaya niya nang intindihin. Can I see you after this, Eliza? Dumilat siya. Why? Not as Don Armando's lawyer but as a man who wants to know more about a woman he is interested with. Sa kabila ng dinaramdam, damang-dama ni Eliza ang mabilis sa pagtibok ng puso sa dibdib. Sabi mo, alam mo lang lahat sa akin. The facts, ayon ni Mikkel.
and a little bit of the kind of person you are inside. But I don't want to know you in pieces. I want to know you as a whole. At na-realize ni Eliza, ito ang isang lalaking interesado sa kanya. Kung nagkakilala sana sila sa ilalim ng ibang sirkomstansya, baka sakaling mapagbigyan niya ang oportunidad ng hinihiling nito. Can I, Eliza? Untag ni Miguel. No, but... Peace, Mr. Alvaro. After this, I want to move on and put the past behind. Truly behind. At hindi ko magagawa yun hanggat nakikita kita. Hanggat naalala kong ginawa ni Paolo. Malungkot nang umiti ang abogado. I understand. Tumayo na si Miguel. Goodbye, Eliza. Nang mahawakan ni Eliza ang kanyang anak ng araw na katakda na siyang lumabas sa ospital, hindi na siya nag-alindangan. Nakabuo na siya ng pasya. I'm sorry, kuya. Ate Esther. Humigpit ang magaan niyang pagkakakapit sa munting katawan. Nagbagong isip ko. Hindi ko pala siya makakayang ipaampun sa inyo. What? Bumadya ang galit sa mukha ni Arnel. We've done all we can for you, Eliza. At sasabihin mo sa amin ngayon, bali wala palang paghihintay namin ng ate mo? Babayaran ko ang gastos niyo sa akin, kuya. Bigyan niyo lang ako ng panahon. Sa kanya binalingan ng hipag. Ate, I'm really sorry. Hindi ito tumugon. Nalukot ang mukha nito sa halip at sumubsob na sa dibdib ng asawa. Nang dumating ang mga magulang niya, galit na galit ang mga ito sa narinig na sumbong ni Arnel, lalo na ang kanyang ama. Ano na namang kalukuhan to, Eliza? Hindi kalukuhan to, tay. Basag ang tinig niya sa desperadong pagtatangka na may panawawa ang sarili. Hindi ko pala kayang mawalay sa anak ko. Anak ko siya, tay. Pero pinaasa mong kapatid mo. Wala na ho ako magagawa tungkol dun, kundi humingi ng tawad. Inay, ina din kayo. Alam niyo kung gaano kasakit. Ang sakit-sakit. Ngunit ni hindi natigatig ang ama. Sa ginawa mong to, kalimutan mong may mga magulang ka pa, Eliza. Hinila na ni Ramon ang kamay ni Andrea, palabas ng sila ng ospital. Sa huling sandali, tumigil ang ina, tumingin sa kanya na parabang isa siyang halikan. Ngunit nang singhalan nito ng asawa, parang maamong tupa rin itong sumunod. Lalong umiyak si Eliza at tila nakikisimpatyang nakikiiyak ang sanggol sa bisig niya. Pero pagko ay tumahan din siya at nag-isip. Isa-isa lang lista sa isip ang mga kaibigang maaaring niyang lapitan at tingnan ng tulong paglabas niya sa ospital na ito. Titiisin niyang lahat alang-alang sa kanyang anak o tatanggapin ang malaking halagang iniaalok ng mga San Diego. Hindi bali siyang kahabagan, wag lamang ipagbili ang dignidad. Wala siyang asawa, wala na rin pamilya, pero may mga kaibigan pa siya, may anak na. Nagkapag-asa ang puso ni Eliza. Nilalayo niya ng hintaduro ang panit na palad ng sanggol at kasabay ang pag-iinat nito. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Tatawagin kitang Paula, anak. Dahil sa kabila ng lahat, sa kabila ng karuwagang pinamahal si Paolo, batid niya hindi nagsisinungaling ang binata ng sabihin itong mahal kita. May manikang dala si Bless para sa anak niya at napaluhan na lamang si Eliza na masaksihan na nag-uumapaw ng kagalakan ng 5 taong gulong na si Paula nang tanggapin ang regalo mula sa ninang nito. Masyado tong taong to. Inakbayan siya ni Bless at tinapit papalapit. Hindi ka na nagbago. Hanggang ngayon iyakin ka pa rin. Naisip ko lang kasi. Nakatawang pinahid ni Eliza ang luha sa pisngi. Kundi ka pa naging ninang ni Paula, hindi ba naranasan ang anak ko ang little moments of joy ng mga bata? Isipin mo na lang na maraming bata ang sagana ng saluruan, pero kulang naman sa pagmamahal ng magulang. Maswerte si Paula, Eliza, dahil ikaw ang naging ina niya. At di ba't ikaw na rin na madalas magsabing, the best we can do is to do the best that we can? Binigyan mo siya ng buhay. Kinaya mong palakihin kahit mahirap. Hindi pa ba sapat yun? Not every mother can do that. Yan ang gusto ko sa'yo. Gumanti siya ng akbay sa bewang ni Bless. Lagi mong pinalalakas ang loob ko. What are friends for? Doon ko matok sa pinto ng basement. Napatingin na doon ang naglalaro si Paula. Hayan na naman si Miss Tapia. Bumulong na sabi nito sa kanilang susumbong na kumandong kay Bless. Kukunin niya na naman ang nanay ko. Natatawang pinisil ni Eliza ang baba ng anak. Lagi rin naman akong sinusoli, diba? Saka huwag mo siyang tatawagin Miss Tapia. Masama yun. Dapat ginigalan ng bata ang mga nakakatanda. Eh, masungit naman siya talaga eh. Giit nito. Kahit na mas matanda pa rin siya sa'yo. Sabi niya. Siya, iiwan mo na kita sa ninang mo. Huwag kang masyado malikot ha. Babalik din ako agad. Pumanhik siya sa mataas na hagdanang patungo sa pinto at pinagbuksan naman tandang dalagang amo. Sa tulong ng kaibigan ng pinsan ni Bless, napasok siyang house help sa tahanan ni Miss Malvar at nalilbihan dito sa loob ng kulang-kulang 5 taon mula na magbalik sila sa Maynilang kasamang anak. Kung tutuusin, pwede naman siyang kumuha ng mas maganda-gandang trabaho dahil isang semestre na lamang naman ang kulang niya bago makapagtapos sa kolehiyo.
Pero dahil ayaw niyang mapawalay sa kanya si Paula, iasa sa ibang tao ang pag-aalaga dito habang nasa trabaho siya, pinili niyang maging katulong na lamang. Sa gayong paraan, personal niyang mababantayan ng anak sa pagitan ng mga gawaing bahay. Mabait naman si Miss Malvar, kahit nga may kasungitan. Malaki kaysa karaniwan ng pasweldo nito sa kanya bukod pa sa libre na sala sa tirahan at pagkain ni Paula. Kahit ang dalawang pamangkin itong dalagang nakapisan sa bahay, natutulan niya ng pakisamahan bagamat totoong nagmana ng kasungitan sa tiyahin. Sa tagal ng pakikisama niya sa mga ito, nakabisa na ni Eliza ang mga sintomas kapag may 10 kusi naman sa 3. Sa gayon, nakakaiwas agad siyang humarang sa daraanan ng mga ito o magingat sa pagsagot kapag kinakausap. So far, liban sa ilang kimkim na sama ng loob, hindi naman sila nagkakaproblema ng mga amo. Bakit ang tagal mo magbukas? Nakaangil na tanong ni Miss Malvar nang bumungad siya. Pasensya na ho. Hindi dito pinansin ang paghingi niya ng dispensa. Kunin mo na yung mga sampay sa likod bahay. Mukhang masama ang panahon at pakaunanin pa mga yun. Oho, kumilos na si Eliza nang tumalikod ang amo. Sa sala, sa daanan niya ang dalawang pamangkin nito. Nagbabasa ng women's magazine si Claire at nagpe-pedicure naman ng toenails si Gladys. Kahit nasa bahay, maaayos at planchadong suot itong damit. Nakaraniwan ng kinapos yata sa tela dahil sa labis na ikli. May mga pagkakataong sinisimula ng inggit si Eliza sa magkapatid, katulad ngayon. Naisip niya na sana ganun din kasarap ang buhay niya kung nakapagtapos muna siya ng pag-aaral o kung hindi siya tinalikuran ni Paolo. Pero anumang inggit na nadalaman niya, kanaman kalalay na gagawa niyang apulahin kapag iniisip niya si Paula. Hindi niya ipagpapalit sa anumang yaman sa mundong kagalakang hatid ng kanyang pagkaina. Matapos isilong ang mga damit, isa-isa niya iyong tiniklop at nilala sa basement kung saan niya iyon paplansyahin habang binabantay na tinuturuan ng nursery rhymes ang anak. Tulog na si Paula sa kandungan ni Bless ng mababaan ni Eliza. Sa bisig, yaka pa rin ang mamurahing manika na pasalubong ng kaibigan. Ayoko sanang patulugan at baka masira ang tulog mamayang gabi. Hinging paumanin ni Bless. Hindi ko lang talaga mapigil. Pabayaan mo na. Maaga kasi nagising yan eh. Isasama ko sa pamamalengke. Binuhat niya si Paula sa pagkakasindig nito kay Bless at nilala sa katering lalatagan ng banig. Maingat nang nilapag ang anak na mahigit pa rin nakayakap sa manika. Malapit na siyang mag-aral, basag ni Bless. Sumasaylin lang ako sa paggawa ng mga novelty items para madagdagan ang ipon ko. Ipapasok mo sa public school? May pamimilian ba ako? Kung sulatan mo kaya ang ama niya, marahas ang hugot na ng hininga. 5 taon kami na buhay nang wala siya, Bless. Makakaya namin mag-ina ang 5 taon pa at ang susunod pang 10, 20, at 30. Hindi ako hihingin ng tulong sa kanya hanggat humihinga ako. Pero anak niya rin si Paula. Natinalikuran niya. Madiing tugon ni Eliza. Please, Bless. Alam mong ayoko pinag-uusapan ng tungkol dyan. Bumuntuhin niya ang kaibigan. Matalino si Paula. You know, kanina lang habang wala ka, tinanong niya ako tungkol sa tatay niya. Biglang nagangat ang tingin si Eliza. Anong tanong? Kung salbahe daw bang talaga ang tatay niya? Kasi daw kung di siya salbahe, hindi niya daw kayo iiwan. Lumunok ng laway si Eliza. Kahit kailan hindi niya nilasan ang isip ni Paula tungkol sa ama nito. Pero ang bata may instinct na mas malakas pa sa intuition na matatanda. Kaano man kaganda ang paliwanag na ibigay niya, nararamdaman pa rin ito ang totoo. Anong sinabi mo? Yung lagi mo rin sinasabi sa kanya, na kahit nagkamali ang tatay niya, hindi siya salbahe, na ginawa ng tatay niya dahil ang pag-aakala mas mapapabuti kayo nang wala siya. At sabi ko maintindihan niya rin mabuti ang lahat kapag malaki na siya. Nangihinang napaupo si Eliza sa katre. Nag-iipon lang ako, Bless. Isang araw dadalhin ko siya sa Negros. Hindi ko man sa may pakilala kay Paolo, makikilala niya naman ang lugar kung saan lumaki ang ama niya. Mahal mo ba si Paolo? Eliza? I love the man I knew. Umiiling na tugon ni Eliza. Not the man he had become. Masiglang masigla si Gladys nang dumating ng gabing iyon mula sa pinagtatrabahuhang bangko. Pakanta-kanta pat nangingiti sa sarili habang nakaupong minamasahe ang pagod na paa. Nagtatakang ninakawan ito ng sulyap ni Eliza habang nililigpit ang mga pinag-inuman na kape na iniwan ng kaalis ng mga bisita ni Miss Malvar. Guess what? Bulalas itong hindi nagtataas ng tingin. Natiyal sa pagliligpit si Eliza, hindi malaman kung siya ba ang kinakausap ang dalaga. Pero dahil wala namang ibang tao sa paligid, dagpa siya siyang siya na nga. Napromote ka? Hindi ako maging ganito kasaya kung napromote lang ako. Ngumiti si Gladys sa kanya. May isang client sa bangko namin na matagal ko ng crush. Akala ko nga hindi na ako papansinin. Pero kanina nakipagkilala siya sa akin. Nagayang mag-snack at tinanong kung pwede daw ba siyang dumalaw sa bahay para makipagkaibigan. Siyempre, hindi pa kikipagkaibigan lang gusto nun. The better.
dahil hindi rin makikipagkaibigan ng gusto ko sa kanya. Umiral ang mother instinct ni Eliza. Saglit siyang natokso sa pagbayuhan si Gladys na huwag kagad magtiwala sa mga lalaki, pero pinigil niya ang sarili. Baka masamain pa ng batang amo. Baka sabihin pa sino siya para magpayo. Siya na isang dalagang ina? Minsan na siyang nasabihan ng ganun, hindi ni Gladys kundi ni Claire, na ang panalahanan niya itong mag-ingat sa sarili matapos siya matutop na pumasok sa silid na kasamang boyfriend. Sa dalawang pamangkin ni Miss Malvar, mas gusto niya si Gladys. Masungit na ito kung sa masungit, pero sa ilang pagkakataon kagaya ngayon, bumababa ito sa pedestal para mapakaibigang makipag-usap sa alilang katulad niya. Sabihin mo lang sa akin kung kailan siya dadalaw at ipaghahanda ko kayo ng masarap na ulam, sabi ni Eliza. Mahilig daw siya sa mga sweets. Marunong ka ba magluto nun? Hindi ako lumaki sa pokpok ng sandok ni nanay kung hindi ako matututo, biro niya. Yes, natatandaan ko. Yung mahablangko na nagpasakit sa ipin ko, yun ang lulutuin mo. Kahit walang pake, dahil hindi naman marunong gumamit ng pake ang mga Malvar, masaya na rin si Eliza sa madalang papuring na rinanig niya. Mahigpit ang bilin ni Gladys na ayusin niyang mabuti ang bahay dahil ngayong gabi raw dadalaw ang sinasabi nitong bisita. Kaya naman matapos makapananghali, dinala niya si Paula sa bahay ng inang bless ito para hindi siya maistorbo sa paghahanda. Sa ilang pagkakataon, hinahayaan ni Eliza manatili ng ilang sandali ang anak sa piling ng ibang tao. Para masanay ito sa pakikihalabilo at hindi lumaking dungo. Lalo na sa bahay ni Nables, marami itong pamangkin na makakalaro ni Paula. Pagkatapos malinis ng gusto ang buong bahay, nagluto na si Eliza ng ulam na para sa hapunan. Saka siya sinunod ang mahablangkang special request ni Gladys bago tumutong alas 6 ng gabi na kaayos ng lahat. Saka pa lamang inasikaso ni Eliza ang sarili. Naligo sa tagpalit na malinis sa duster. Hindi sa ano pa man kundi para mabango siyang darat na ng anak na palaging nakayakap. Maya-maya lamang inihatid na rin ito ni Bless. Inilalabas na ni Eliza ang mga plato at serving bowl na ipapagamit lang ng mga Malvar kapag may bisita nang dumating si Gladys. Wala akong masabi. Nakatawa nitong bati na makita siya. Pwede na akong manalamin sa kintab ng sahig. Hindi ko na nga nilagay ng floor wax at baka madalas pang bisita mo, mapahiya sa'yo. Ay nako, malabo. Hindi yata nawawala ang poster ng lalaking yun. Anong oras siya darating para may handa ko ng mesa? Wala siyang sinabi kaya maghanda ka na lang kapag dumating na siya. Sasabihin ko kay tita na huwag ka munang utusan para hindi ka maabala, sabi ni Gladys. Papanhik na muna ako. Alam mo na, magre-refresh ng beauty. Sige na, pagtataboy ni Eliza. Tatawagan na lang kita kapag dumating na yung bisita mo. Nagpapahinga siya sa komedor nang dumating si Claire. Masama ang mukha nito at halatang may sumpong, kaya tahimik na ng magandang gabi si Eliza. Hindi nito tinugon ang bati niya. Itimpla mo nga ako ng juice at panhika ng aspirin sa kwarto ko. Parang binibiyak ang leche ang ulo ko. Nagtitimpla na siya ng juice nang isusunod kay Claire nang tawagan siya ni Miss Malvar. Nasaan ba yung belt ng bisita kong asul? Naiirita ng tanong nito. Kanina pa ako hanap ng hanap, hindi ko makita. Ibig sabihin siya nang bahala maghanap. Nag-wonder tuloy si Eliza kung narinig nitong pakiusap ni Gladys na huwag muna siyang aabalahin. Madaling namang nakita ni Eliza ang pinahahanap ng matandang Malvar. Pagkatapos itali yun sa bewang, dinampot ito ang bag at walang paalam na lumabas ng bahay. Kapag ganitong Sabado ng gabi, may sesyon ng mahjong si Miss Malvar sa mga amiga nito. Isinasara pa lang ni Eliza ang pintong iniawang na nakabukas si Miss Malvar. Nang marinig niya ang malakas sa boses ni Claire mula sa silid nito. Eliza, ano ba? Yung juice ko! Nariyan na! Dali-dali siya nakabalik sa kusina para tapusin ang naiwang atas. Saka naman tumulog ang doorbell. Saglit siyang nag-atubili kung uunahin muna ang utos ni Claire o sasagutin ng pinto. Nagpa siya siyang unahin ang uli sa hinuhang yun na ang hinihintay na bisita ni Gladys. Ipinunas niya ang mga kamay sa apron. Pinihit ang seredura ng pinto. Irianda niya isang palakaibigang ite sa labi para sa bisita ng amo. Good eve. Yun lang ang nasambit ni Eliza at tuluyang nawala ang tinig niya. Nakatog ang kanyang tuhod ng mapagsinong bisitang pamilyar na pamilyar sa kanya. Good evening to Eliza. Bahagyang yumukod si Miguel na tila hindi pansin ang pagkatigalgal niya. Anong ginagawa mo dito? May pagdududang agad na sumibol sa puso niya. Bisita ako ni Gladys sa pagkakaalam ko. Hindi mo ba ako patutuloyin? Hindi makapaniwala si Eliza pagko ay pinamulahan ang mukha. Bakit niya nga ba iisipin siya ang sinadya nito sa bahay ng mga Malvar? Pinapasok niya si Miguel at pinaupo sa sofa sa salas. May ginagawa lang ako sandali. Formal niyang pasabi. Pero tatawagin ko na si Gladys pagkatapos ko. Kamusta ka na? Tanong ni Miguel.
ang naglag ang mga mata sa kabuuan niya. Eto, naaasiwang sabi ni Eliza. Decent at malinis ang duster niyang suot ngunit nakakaramdam siya ng pagkapahiya kay Mikel. At siya ang pakaramdam niya sa sarili. Maiwan muna kita. Pero baka ko siya nakahakbang, mabilis na siyang napigil ng isang kamay ni Mikel. Lalo pa siyang naasiwa. Lalo pa na makaramdam ang init ng palad ni Mikel sa hubad niyang braso. Eliza, iniligtas niya nang galit at tawag ni Claire sa sitwasyong hindi niya alam kung paano lalabasan. Ano ba? Napakakupad mong talaga. Mr. Al... Mikel. Mabilis sa putol nito. Call me Mikel. Mikel, may iniutos pa po ang amo ko. What? Pinagtitimpalan niya po ako ng juice at hayaan mo siyang bababa at silbihan ang sarili niya. Pabiglang hiniklat ni Eliza ang braso. Naiinis at dalidali ng tungo sa kusina. Hinabol siya ng tawa ni Mikel. Papanhik na siya sa agdana ng galit siyang salubungin ni Claire. Salamat naman. Panunuyan nito. Akala ko abutin ako ng kuresma sa kakuparan mo. Nasaan ang aspirin ko? Saglit pa siyang nalito. Aspirin? Ay oo nga pala. Sandalit isusunod ko na sa iyo. Punyeta. Sumiklab na si Claire. Simpleng utos hindi mo masunod? Napakatanga mo talaga. Eh kasi inasikaso niya muna ako. Si Mikel na nagdugtong sa sinasabi niya. Nakatayo sa paanan na hagdanan at hindi niya alam kung anong uunahin sa simpleng utos niyang magkakapatid. Napatanga dito sa Claire pagkaway naniningkit ang mga matang nagbaling ng tingin kay Eliza. Bakit ka tumanggap ng bisita mong lalaki dito? Hindi ba't ka bawal-bawalan ni tita na hindi ko siya bisi... I see, siya ba ang ama ng bastardang anak mo? Namutla si Eliza sa may baling kay Mikel. Pakiramdam niya umaalo ng kinatutunan niyang baitang sa labas niyang pag-alala. Hindi alam ni Mikel na nasa kanyang anak niya. Pero parang wala epekto sa lalaki na rinig. Kas walang ekspresyon sa mukha nito. Kung pababayaan mo siyang mga tuwiran, sabi ni Mikel na kay Claire nakatingin, malalaman mong hindi niya ako bisita kundi ni Gladys. Napahiya si Claire at siya ang napagbalingan nito. Eh ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Tawagin mo si Ate Gladys at huwag mong i-display ang sarili mo. Saka nagmamadaling tumalikod at pumasok na ng sariling silid. Hindi na nilingon ni Eliza ang lalaki. Diretso niyang tinungo ang silid ni Gladys at kinatok. Narin ang iyong hinihintay. Pilit niyang umiti na mapagbuksan siya ng pinto. Asikasuhin mo muna, pakapihin mo, sandali na lang at bababa na ako. Nang isa rin ito ang pinto ng silid, hindi malaman ni Eliza ang gagawin. Parang gusto niya magbantay sa labas niyo at hintayin lumabas si Gladys para sabay sila bababa at hindi rin sila magkaroon ng pagkakataon na magkasarilinan ni Mikel. Pero utusan lang siya sa bahay na iyon at ang utos ng amo hindi dapat masuway kundi niya nais na pati si Gladys ay magalit sa kanya. Dinatnan niya si Mikel na kampante ng muli sa pagkakaupo sa salas. Sinikap niyang idiretso ang mga mata. Iniiwasan itong sulyapan at nagtungo na sa kusina. Huwag mong lagyan ng cream. Kamuntik nang mabitawan ni Eliza ang container ng cream nang gulantangin siya ni Mikel. Nang lingunin niya ito, nakasandal ito sa nangingitim na frame ng pinto ng kusina at nanonood sa kanya. Hindi ako umiinom ng kaping may cream, sabi ulit. Bakit ka nininerbiyos, Eliza? Hindi ako... Dahil ba sa presence ko? O dahil ayaw mong ipakilala sa akin si Paula? Lalo nang inig ang kamay ni Eliza. Paano nalaman ni Mikel ang pangalan ng anak niya? Hindi yun nabanggit ni Claire, sigurado siya. Kung tawagin ni Claire ang anak niya, bastarda. Don't worry. Lumapit si Mikel at kinuha ang container ng cream na hindi niya pa rin binibitawan na para bang doon nakasalalay ang kanyang buhay. Matagal ko nang alam ang tungkol kay Paula. Nagbalik ako muli sa ospital pero nakalabas ka na pala. Pinuntahan kita sa bahay niyo at nalaman kung hindi ka na doon umuwi. Gusto kong suluhin ng responsibilidad kay hindi mo ginusto. Putol ni Mikel. Tinakwil ka nila dahil sumira ka sa kasunduan niyo ng kapatid mo. Si Mang Ramon mismo ang nakausap ko. Hindi nakasagot si Eliza. Alam kong matigas ang ulo mo, pero alam kong pwede mong takasan ang paghihirap na to. Isang sulat mo lang at don't you dare say it. At huwag mo kaming pakialaman ng anak ko. Natigilan si Miguel sa kabang isang nasilip sa mga mata ni Eliza. Bumalik ka na sa salas. Halos itulak na si Miguel. Baka datan ka pa ni Gladys dito. Sa pasasalamat niya, napahinuhod naman ang lalaki. Conscious na conscious kasi siya kay Mikel. Kahit sa malas nakikinig ito sa masiglang kwento ni Gladys tungkol sa mga happenings ito sa pinagtatrabuhuhang bangko, nararamdaman ni Eliza na pinapakaramdaman siya ni Mikel. Nag-iimis na siya ng pinagkainan na marinig niya ang maingay na boses ni Paula na sinundan ng pandala sa saway ni Bless.
At narealize si Eliza na dapat sana kanina pa nakauwi si Paula ngunit nalimutan niya dahil sa pag-alala. Kung may pagkakataon nga lamang siyang pigilan si Bless. Eliza! Narinig niyang tawag ni Gladys mula sa salas. Narito ng anak mo. Maganda pala ang anak mo. Sabi nito at naupo ang pasquat sa harap ng bata. Saka nagmamaang-maang nagtanong. Anong pangalan mo? Paula po. Paula Bermundo. Gusto mo ba ng chocolates, Paula? Hindi sumagot ang bata. Nakakahiya itong umiti at kumubli sa likod ni Bless. Sa tita Gladys mo sana ito pero ibibigay ko na sa iyong isa. Dumukot si Michael sa bulsa ng jacket. Inibot ang isang chocolate bar sa bata at ibinigay ang para kay Gladys. Nakalimutan ko ibigay kanina. Matamis na naging pasasalamat ng babae. Sinamantala ni Eliza ang pagkuha ni Gladys atensyon ni Michael. Hinawakan niya sa kamay ang anak niya at hinila na patungo sa basement. Sumunod si Bless na siyang may dala ng mga gamit at baon ng bata. Guwapo yung suitor ni Gladys ha, sabi ni Bless. Pero para pabilira sa akin, hindi ko lang matandaan kung saan ko nakita. Kilala mo siya, formal na sagot ni Eliza habang hinuhubaran ng anak para bihisan ang damit pambahay. Si Attorney Miguel Alvaro. Saglit na nag-isip si Bless pagkuway ng laki ang mga mata. Yung, shhh, maagap niyang saway. Nilitian niya si Paula na iangat ito na curious sa tingin sa kanya. Nagpasalamat ka ba sa chocolate na bigay sa'yo? Ay, nakalimutan ko po, Nay. Bulalas ng pastit kaya ako mawala sa pagkakahawak sa kanya. Papasalamat lang po ako. Hinabol ito ni Eliza at mabilis sa pinigilan sa magkabilang bewang. Wag na, may istorbo sa rin ng Gladys mo. Ako nilang magpapasalamat para sa'yo. Binuhat niya si Paula at iniupo sa sila ng plastic nilang dining set. Kumain ka na ba? Tumango ang bata. Pero nagugutom po ulit ako. Pakakainin kanina ng Bless. Natatawang sabi ni Eliza at bumaling sa kaibigan. Bahala ka muna kay Paula ha. Bababa ka agad ako oras na matapos na ligpitin sa kusina. What does he want? Pabulong pang tarong ni Bless nang sabayan siya sa pagbanhik sa hagdanan. Bisita siya ni Gladys pero ewan ko. I have the strange feeling na may sadya na naman siya sa akin. Bless, alam niyang hindi ko pinaampon si Paula kay Kuya Arnel. Hinagod ng kaibigan na nag-aalala ng kulot sa noon niya. Wala silang habol, Eliza. Pangaalo nito. Remember, sila nagpapirma sa kontrata at hindi ikaw. Alas 10 na ng gabi, hindi pa rin umuwi si Miguel. Nakatulog na si Paula sa sobrang pagod at matagal na nakalit si Bless. Masaya pa rin ito nakikipagkwentuhan kay Gladys sa salas. Tuloy hindi pa magawang matulog ni Eliza dahil baka kailanganin pa siya ng among dalaga. Ngunit maya-maya lamang kinakatok na siya ni Gladys sa basement. Ikaw na maghatid kay Miguel sa gate. Nagihikab na sabi nito ngunit aniwalas pa rin ang mukha. Ilak mo na't siguradong uumagay na si tita sa bahay ng kaibigan niya. Gusto niyang tumutol. Bakit siya? Hindi niya naman ito bisita. Tila nakalata naman si Gladys. Nakangiti nitong tinapik ang balikat niya. Kung may natutunan naman ang koneksyon para i-hold ang interes ng lalaki sa akin, yun ay maging playing hard to get. Kaya kahit gaano ko pa man kakrush ang si Miguel, hindi ko dapat ipakita ang dead na dead ako sa kanya. Hindi na siya nakatutol. Pero hindi pa man nila narating ang tarangkahan, hindi na siya ng lalaki sa madali masulok ng hardin. Miguel, ano ka ba? Nakasilip sa bintana si Ma'am Gladys. Sa kanya ka ba natatakot? Wala akong dahilan para matakot ako sa'yo. Tanggi niya. Baka kung anong isipin ng amo ko. Mag-uusap lang tayo, Eliza. Kanina pa ako may gustong sabihin sa'yo. Seryoso si Miguel. To tell the truth, ginamit ko lang si Gladys para makalapit sa'yo. Dahil alam kong hindi mo ako kakausapin kapag... Kung kukulitin mo na naman ako sa support ng ibibi... Patay na si Paulo. Natahimik siyang bigla. Sumara ang labi niya at naglapat ng mariin. Sa kaunti-unti nalukot ang kanyang mukha. May hikping ibig tumakas sa lalamunan niya, ngunit pinipigil-pigil niya. Alam niya na oras sa palayain niya iyon, hindi niya siya maaawat ni Miguel sa pag-iyak. Nag-crash ang chopper na sinasakyan niya and he did not make it. Isang buwan na siyang nailibing. At ngayon mo lang sinabi? Mapait na wika niya. It is not for me to tell. Alam mong sumusunod ako sa pinag-uutos si Don Amado. Isa pa nagluluksa din ang asawa niya. Napapikit ng mariin si Eliza. He was married to Yolanda 5 years ago. Nang iwan niya ako? I'm sorry, Eliza. Umangat ang isang kamay ni Miguel sa hangin na parang ibig ihaplos sa pisngin niya ngunit binawi din kapag kuwan. If it will help you to know, litrato mo na sa pitaka ni Paulo na makuha ang bangkay niya. Doon hindi niya napigil ng pag-iyak. Isa lang ang kahulugan niyon. Hanggang sa husuling sandali ng buhay nito, totoong minahal siya ni Paulo. Humakbang palapit sa kanya si Miguel at nananong siyang hinawakan siya sa magkabilang balikat.
Tuluyang yumapo sa kanyang lalaki habang marang hinahagod ang mahaba niyang buhok. Katulad nung araw, nung dumalaw ito sa ospital 5 years ago, may dinilang comfort kay Eliza ang haplos ni Miguel. Alam ba ni Don Amado na sinabi mo sa akin to ngayon? May katatagan sa tinig ni Eliza na napahiyang kumalas kay Miguel. Siya nga ang nag-utos sa akin. Sagot ito. Bakit? Nagsisimula na siyang kutuban. We can talk about it some other time. Babalik pa naman. No! Mariing putol niya. Sasabihin mo sa akin ngayon, bakit kanya pinapunta dito? Lalong lumakas ang tagundong sa dibdib niya nang pagalain muna ni Miguel ang tingin sa mukha niya na para nag-aalangan sa sasabihin. Hindi pa man nagsasalita ang lalaki, parang naririgda niya ang tinig sa isip nito. Si Paula Eliza. Mahina akong sabi pagkuwan. Kailangan ni Don Amado ng isang tagapagmana. Namumula ang mukha ni Eliza sa galit. Namumula pati mga mata niya sa kakatapos sa pagluha nang pumasok siya sa bahay. Hindi na siya nagtaka na madatnan niyang nakaupo si Gladys sa sofa. Matalim ang tingin naghihintay sa kanya. Ipabibigay ko na sa tita ang sweldo mo bukas, Eliza. Matigas ang tinig ito. Makakaalis na kayo mag-ina. Itinatanong pa ba niya kung bakit? Nagpupuyos ang dibdib niya sa puot kay Miguel. Tahimik na ang buhay nila ni Paula. Sa loob ng 5 taon na buhay silang dahop man sa maraming bagay, may kapayapaan naman sa isang iglap, ginulo na naman ni Miguel ang kaayusan ng buhay nilang mag-ina. Wala na sanang gulo, pero hindi. Katulad ng isang aso, naging tapat si Miguel sa amo. Bawat galaw niya nakareport kay Don Amado. Bawat pangyayari sa buhay niya, mula na isilang si Paula. Ano nga ba uli ang sabi ni Miguel? Sa maniwala ka't sa hindi, concerned din naman sa'yo si Don Amado. Maaring hindi ikaw ang babaeng gusto niya para kay Paulo, pero wala makakapagpabago na si Paula ay kanyang apo. Sa loob ng 5 taon, Eliza, nakasubaybay ako sa'yo. Sa utos si Don Amado. Sarkasikong dugtong niya. Ay ang utos ng sarili ko. Ginagap ni Miguel ang kamay ni Eliza. Pinabayaan niya. Dahil sa maniwala ka't sa hindi, concerned din ako sa inyong mag-ina. Pahiklat niya binawi ang kamay at malakas na sinampal sa pisngi ni Miguel, saka walang paalam na umalis. Pasensya ka na talaga, Bliss. Hindi matapos-tapos na hingin pa umanin niya sa kaibigan habang naglalatag to ng banig sa kahoy na sahig ng silid na maaari nilang higaang mag-ina. Wala lang talaga ako matatakbuhan. Marinig ko pa yan, Eliza, at paputulan na kita ng dila. Nagbibirong banta nito. Nasaan na ba yung inaanak ko? Nakikipaglaro kina Junjun at Maki. Tukoy niya sa mga pamangkin ni Bless. Sabik sa kalaro ang baby ko. Palibasa, walang kabuntot kundi anino. Mag-asawa ka na kasi na may magtanggol naman sa inyong mag-ina. Pagbibiro pa rin ang kaibigan. Parang piligang puso ni Eliza sa narinig. Nangihinang napaupo siya sa kanto ng papag ni Bless. Bumuntong hininga at pumikit ng mariin. Mahal mo pa rin si Paulo. Hindi tanong iyon kundi apirmasyon. How can I help it? Namatay siya, nagmamahal pa rin sa akin, Bless. Humihikbing saad nito at saka paanas sa bumulong sa sarili. Paulo, bakit tayo nagkaganito? Tinugon siya ng katahimikan. Ang lakas talaga ng pangamoy mo. Nang uuyam na sabi ni Eliza na mapagbuksan si Miguel. Paano man naman kaming natuntun? Sinabi ko na sa'yo, wala akong hindi nalalaman tungkol sa'yo. Dapat, sayang ang binabahid sa'yo ni Don Amado. You can't intimidate me, Eliza, and you don't have to. Kung pakikinggan mo lang ako sa pagtakasan, mawawala ang galit mo sa akin. I doubt it. Please, mag-usap naman tayo ng matino. Mabilis pang nag-isip si Eliza at naisip niya, bakit hindi? Alam niya hindi siya tatantala ni Miguel. Mainam nang marinig niya ang side ng kaaway para malaman niya kung paano niya ilalaban ang sarili. At si Paula, niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto. Pumasok ka. Natigilan si Bless nang sa pababa nito ng hagdanan, matatang kausap niya si Miguel. Bahagyang umiti si Eliza, sumagot ang mga mata. Okay lang, iwan mo muna kami. Lumabas si Bless sa maliit na hardin kung saan naglalaro pa ng patintero mga bata. Gusto kong ipaalala sa iyo, simula ni Miguel, na may pinirmahan kang kasunduan. Walang habol si Paulo ang pamilya niya sa anak mo kapalit nang hindi mo paghahabol sa manan in behalf of Paula. Bukod doon apelido mo ang dalang bata, walang pag-asa makuha ni Don Amado ang anak mo nang wala kang permiso. Hinding-hindi ko ibibigay ang permiso. Madiing sagot ni Eliza. At hindi for sale ang anak ko. Huwag niyang sabihing mayaman siya at magpapagalaw niya ang mga salapi. Salamat at narealize mo yan. Nakangiting putol ni Miguel. Matalino ka, Eliza. Alam mong walang hindi napapakilo sa pera. Shit ka. Hindi na wala ang pagkakangiti ni Miguel ngunit may nagdaang kirot sa mga mata nito. Minsan inasabi ko sa iyo, Eliza, na sa buhay na ito kailangan natin makapagkompromiso kung magkamansanan. Patuloy nito at isa sa pagkakataong ito,
sa paminsan-minsang iyon. Ikaw na rin nagsabi, mayaman si Don Amado. Magagawa niyang pakilusin ng pera para makuha ang anak mo. Gugustuhin mo bang mangyari iyon? Magkakamatayan muna kami. Na hindi na dapat mangyari kung ibababa mo lang ng kaunti ang pride mo. Sagot ni Miguel. Walang anak si Paula kay Yolanda. Si Paula ang tanging heredera. Ipagkakait mo ba sa anak mo ang manang dapat talagang sa kanya mapunta? When she is old enough to decide, I will let her choose. Pero hanggat sakop siya ng kapangyarihan ko, walang makakagalaw sa anak ko, Attorney Alvaro. Listen to me. Kapag kumido si Don Amado, tiyak na masasaktan ka lang, Alisa. At maniwala ka sa akin, ayokong masaktan ka. Umiigsi ang pasensyang sabi ni Miguel. Hindi ko sinasabing ibigay mo si Paula sa matanda. Bigyan mo lang siya ng karapatang kanilanan siya ng apo. Siya nagalis ng karapatang sa sarili niya. Nang sirain niya kami ni Paulo. Nagkamali siya. Nagkamali rin si Paulo. Gustong bumawi ni Don Amado. Hindi mo ba siya maaaring pagbigyan? Konti na lang ang nalalabi niyang panahon. Pupunta na lang kami ni Paula sa kanyang libing. Masyado namang matigas ang puso mo, Alisa. Tinuruan niya ako maging matabas. Aalis na ako. Formal na sabi ni Miguel at tumayo. Pararatingin ko kay Don Amado ang pasya mo, pero kung sakaling magbagong isip mo, Alisa, tawagan mo ako sa numerong to. Sumunod siya kay Miguel nang lumabas ito. Matapos iabot sa kanyang calling card. Hindi bilang pagpapakita ng kagandahang asal kundi upang mapakalagaan si Paula laban dito kung sakali. Pero huli na. Nang marating ni Miguel ang kotse, may dinukwang itong kung ano sa upuan at pagkagulat nila Bless, mabilis na kinuna ng larawan si Paula. Walang nagawa si Alisa kundi magitngit. What is that all about? Takang lumapit sa kanya si Bless na makalis na si Miguel. Siguradong utos si Don Amado. Mapait siyang umiti. Mas magpupuyos ng siya kapag nakita niyang parang biniyak na bunga si Paulo sa ama niya. At wala siya magagawa. Wala siya magagawa dahil hindi ko ibibigay ang anak ko. Pero biglang-bigla, bumulalas ng iyak si Alisa. Later nang pumasa sa nanibla sa sala, namataan niyang calling card ni Miguel sa mesita. Dilampot niya yun at pinunod sa gitna na hindi mo lang tinitingnan. Saka inihagis sa namumuwalang basurahan. Dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento.